Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach, sa lahat ng kasamahan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa mga kasamahan natin na gustong matuto at madagdagan ang inyong kalaman, halina at sabayan nyo na ang mga simple lecture ko na ito tungkol sa Japanese treasure hunting mga ka-teach. At ang pag-uusapan natin ngayon, ito'y tungkol sa mga iba't ibang hugis ng X sign mga ka-teach or X marker. Kaya pinamagatan ko itong Japanese treasure, lecture and guide at nandito na tayo sa pinakasibin, X sign and meaning. Yan ang pamagat sa content na ito. At bago natin umpisa ng lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codereader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir, nang sa ganon updated kayo sa mga bago nating content lalo na sa lecture and guide mga kids. At ganon din dito sa Facebook page kong Codereader Official. Dito lang mga madam at mga sir, like and follow lang yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At bago natin ituloy ito mga teach, mag-intro muna tayo. Let's do this! Ito na mga madam at mga sir, lalo na sa mga kasamahan natin na gustong madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa Japanese treasure mga ka-teach. Umpisahan na natin, ganito yan. Kung sakaling maka-encounter kayo sa mga sign na ganito na hugis heart, ayan. Pero maliit siya, ibig sabihin pag mga ganitong sign na maliit, pang ilalim ito mga ka-teach, nasa ilalim. Start 3 feet below, kahit umabot man siya ng 50 feet, 100 feet. At may kasama pa ditong X na naka-engrave. Ayan. Ang kahulugan nito mga ka-TH, deposit signal sign yan. Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito. Dahil ako man, naka-encounter na ng ganito. At ito yung pinaka-example ko sa nakuha ko na may X. X sign siya. At ito yan. Kung mapapansin ninyo, sil-sil. Ayan o. At sa kalagitnaan ng silsil, may naka-engrave na X yan mga ka-teacho. Klarong-klaro. Kung saan, nakuha namin yan sa loob ng cave. Itong cave na ito, nabuksan namin, siguro hindi bababa ito ng mga 20 feet. Kung hindi na-open ang taas niya. Dahil na-open ang taas niya, medyo mababaw na ito yung mga ka-teach. Nasa 9 feet plus pinakasahig. Nasa mga 12 feet siguro or 14 feet ang taas nito bago namin nabuksan ang cave na ito. Ganun pa man, itong silsil na ito, nakalagay ito sa gilid niya at may chamber na maliit. Parang altar siya. Doon sinalpak at naka-slant. Kung saan siya nagturo, yun ang sinunda namin mga ka-teach at doon kami nagbutas pailalim. At ito yung natama namin. Ibig sabihin, dito yung sahig niya. Kasi dito banda yun eh. Diyan ang tinuro ng silsil. Nung nag-clearing kami diyan at binutas namin, kasi medyo makapal pa yan eh. Natabunan kasi ito eh. At nandito yung pinaka-silsil, nakaturo doon. Ito yung pinaka-butas niya sa ilalim kung saan dito na area ang tinuro ng silsil. Pero ganun pa man, bago namin nabutas itong pinaka-chamber sa ilalim, makapal-kapal din ito ah. Simula sa pinaka-sahig ng cave papunta dyan. Hindi bababa yan ng mga 4 feet and a half to 6 feet yata. Yan ang pinaka-experience ko sa ganitong mga sign kung saan nasa ilalim na nakuha mga ka-teach. Kaya kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong sign nasa ilalim, kahit umabot man yan ng 100 feet, ibig sabihin, signal na ito mga ka-TH, signal sign ng deposit. Ganun pa man, nagdidepende ito sa pinag-engrave niya. Kasi yung sa akin, silsil, ibig sabihin,
kailangan ko pa talaga magbutas. Pero kung sakaling mga heart na, nasa harapan na ninyo ang deposit niyan, hindi magkalayo, at mga target niyan. Pero ang pinaka main lecture talaga natin ngayon, tungkol sa mga sign sa ibabaw na Hoges X. At dito tayo sa pinaka number to, ayan siya mga katitso. Kung mapapansin ninyo, malaking bato at may X na naka-engrave. Kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo, ganitong sign, ang tunay na kahulugan nito mga ka-TH, general meaning niya, treasure landmark based on sight. Ibig sabihin, may treasure sa area base dito sa markang ito. Pero hindi nangangahulugan na nandyan sa harapan ninyo. Hindi mga ka-TH, ang kailangan gawin nito kung sakaling may ganito kayong sign, hanapin ninyo ang mga supporting sign para ituturo kayo sa exact location ng digging spot kung saan kayo maghukay. Ganun pa man, ang ibang area, mayroong mga litaw na deposito. Ibig sabihin, may mga on-the-spot deposit or giveaway sa area mga ka-TH. Dahil yun sa mga supporting sign niya na nagtuturo na may depositong litaw. Kaya ang pinakamahalagang gawin, kung may ganito kayong sign, huwag ninyong biyakin. Ang mas maganda, hanapin ninyo ang supporting sign sa paligid. Ayan ang pinakapayong kaibigan ko. At dito naman tayo sa pinakapangatlo. Ayan. Kung sakaling may ganitong paikis mga katitso. Ayan. Parang binali. Ayan. Ang tunay na kahulugan pag ganitong mga sign mga katits. Nanguhulugan ito ng treasure at straight hole. Ibig sabihin, tunnel ang sinasabi nito mga katits. Kailangan mong magbutas. Kailangan mong hanapin ang pinakabutas dahil hole ang sinasabi niya. Pag nakuha mo na yung pinakabutas, straight down ka lang at matatamaan mo ang pinaka-load sa ilalim. Subalit, kailangan mo pa rin ng supporting sign kung saan ka ituturo. Tulad nito, sa batong ito, hanapin mo yung butas kung saan siya nakatingin. Nakatingin siya dito sa gilid, halimbawa dito lang sa gilid at may butas dito banda. Ibig sabihin, mag-tisdig ka dyan at kung makakita ka ng mga bilog na bato na nag-iisa, yun na yung sinasabi niya ang countersign ng hole or butas kasi ang bilog, butas yan. Sintiring-biring, diretso sa ilalim. Ganun lang ang gagawin mga ka-TH. At dito naman tayo sa pinaka-number 4. Kung sakaling may ganitong naka-engrave na parang pahiga, ayan o. Ibig sabihin nito mga ka-TH, treasure at concrete wall. Kaya, ang napapansin ko sa mga ganitong sign mga ka-TH, nasa pangpang talaga ito at malapit sa sapa. Yung tipong may sapa, tapos magkabilaan ang matataas na lugar, pangpang. Ganito ang mga sign na ginagawa nila mga ka-TH. Kasi ang pagtago nila, siniksik niyan or tinago lang sa gilid ng pangpang para maging wall type siya sa pagtago. Kaya kung sakaling may ganito kayong sign, hanapin ninyo mga aro. Aro ito mga ka-TH or mga parang daliri na nagtuturo sa gilid ng pangpang. Yun ang pinaka magandang gawin at kailangan dito ang mga metal detector kasi sinasalpak lang ito mga ka-TH pag mga ganitong sign. Ayan. Palaging tandaan rin natin ang mga sign na hindi marami sa isang lugar mga ka-TH, mga giveaway yan or may mga spot deposit yan. Pero klaro ang pag-engrave, halimbawa tulad nito, siya lang nag-iisa or mga dalawa, tatlong sign lang. Yan ang sign ng spot deposit, hindi kalat, nag-iisa, dalawa, tatlo. Yan mga ka-TH, may mga spot deposit. At dito naman tayo sa pinaka number 5. Kung sakaling may ganito kayong mga sign na maganda ang pagkaikis, ayan, at yung biak niya, or dito sa bukang-bukad sa pababa, medyo mataas kaysa sa dito sa taas, medyo maiksi, oh. Ayan. Ang ibig sabihin nito mga ka-TH, treasure fixed point. Ibig sabihin, itong sign na ito, or itong bato na ito, naka-fix na to, papunta sa treasure. Hindi ka na maghahanap ng ibang mga countersign dahil isa o dalawang sign lang digging spot na, hukay na agad mga ka-TH pag mga ganitong sign. Kaya medyo kakaiba ito kaysa number 2. Ayan. Ayan. Ito, treasure landmark based on sight. Ito naman ay treasure fixed point. Ibig sabihin, hindi na magkalayo ang target dito or digging spot.
Pero kailangan mo pa rin hanapin ang pinaka travel order sign. Yun yung supporting sign na magtuturo na dito ka mag butas or mag hukay. Pero hindi na magkalayo dito sa batong ito. Yan ang kaibahan dito sa pinaka number 2, mga ka-teach. Ayan. At dito naman tayo sa pinaka number 6. Ayan. Kung sakaling may ganito kayong pagka-X, mga ka-teach. Ayan. Malaking buka, biglang lumit. Ito yung sinasabing approximately closed. May sinasabi siyang object na malapit sa kanya. Yan ang pinaka general meaning dito sa sign na ito. Ang pinaka mainam gawin nito, kung siya lang ang nag-iisa, halimbawa siya lang nag-iisang bato at may naka-engrave dito, walang kaibang-ibang sign, maghukay ka sa ilalim nito ng 3 to 4.5 feet. Kunin mo ang pinaka hidden trail sign niya or pinaka susi niya sa ilalim kung ano ang gagawin. Pero ganun pa man, nagdidepende pa rin ito sa area, mga ka-teach. Hindi lahat ng ganitong sign ay giveaway. Yun pala, pagbukas mo sa ilalim, mga long tunnel pala ang huhukayin. Ganun lang ang napansin ko sa ganitong sign, mga ka-teach. At dito naman tayo sa pang-pito. Ayan. Kung sakaling maka-encounter kayo sa ganitong sign, mga ka-teach, parang yung pagka-X niya parang letter key. Ayan o. Oh. Ayan. Ibig sabihin nito, mga ka-teach, treasure down. Sa madaling salita, pinapadown ka sa area na ito, pero ang tanong, saan banda? Ayan. Kaya ang pinakamainam gawin, kung sakaling may ganito kayong sign sa area ninyo, bantayan ninyo ang ludlock position ng bato. Halimbawa, itong bato na ito ay padaos-dos. Ito, tala nito, para siyang gugulong sa baba. Ibig sabihin, automatic dito ka na mag-down sa baba ng batong padaos-dos. Kasi sinadya nila yan na ilagay dyan para kung mag-down ka dito, wala nang iba, dito na ang takbo niyan sa baba. Diyan ka na mag-down. Alam niyo na ba bakit, mga ka-teach? Dahil sinadya nila ang bato na yan para maging trap. Ang tawag dyan ay sliding boulder trap dito sa pinaka-main entrance. Base sa ludlock position, siya na rin ang maging trap. Pero tumbok talaga yan sa daanan ng tunnel papunta sa ilalim. Kaya ang pinakamas mainam na gawin, kung hindi ninyo kaya tanggalin ang batong yan, daplisan ninyo maghukay kayo sa gilid. Daplisan ninyo ang pinaka-entrada. Pero kung kaya ninyong tanggalin ang batong malaki, pagulong ninyo tapos mag-down na kayo sa baba. Dahil yun ang pinaka-totoong entrada niya. Kasi nagsabi na siya na treasure down, sabayan ng ludlock position na padaos-dos or pa parang pagulong, ibig sabihin, ready to trap na ito para sa tunnel nila na maghukay or sino man ang mag-recover sa tunnel na yan or magbukas. Ayan ang pinaka-experience ko pag mga ganitong sign, mga ka-teach. Okay, tapos na pala tayo, mga ka-teach. Sana may nakuha kayong mga simpleng idea at mga pamaraan nang sa ganun, i-apply ninyo sa area ninyo, mga ka-teach. Dito sa simple lecture natin ito. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.